Wala pa mang desisyon sa hiling ng hospital arrest. Nasa ospital na si Senator Juan Ponce Enrile habang hinihintay ang commitment order na magtatakda sa kung saan siya dapat makulong. Inalmahan niya ng mga may edad na inmates sa Women's Correctional na nagsabing kalbaryo nila ang pananatili sa kulungan. Saksi si Cara David, exclusive. Sa edad na 90, si Lola Petra ang pinakamatandang bilanggo sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Halos di na siya makalakad at may iniindang sakit sa balat dulot ng sobrang init sa selda. Falsification of public documents ang kaso ni Lola, pero hindi siya marunong sumulat at magbasa. Sa ilalim ng batas, kapag ang isang bilanggo ay edad 70 pataas, eligible na siya for parole. Pero hanggang ngayon, hindi pa pinipirmahan ng Pangulo ang parole ni Lola. Maalaw na ako. Hindi ako makatulog sa gabi. Maawa kayo. Palayaan na ako. Mahigit 300 ang senior citizen sa Women's Correctional. Marami sa kanila may mga iniindad ng sakit. Si Rosemary, 65 years old, kailangan ng buhatin dahil sa malnutrisyon. 30 pesos lamang kada araw ang budget sa pagkain ng kada bilanggo. Kaya marami sa kanila ang umaasa sa padala ng mga kaanak. Ang problema, si Rosemary, 7 taon na raw na hindi binibisita ng anak. Hello, anak. Saan po naman ako dito? Namamayat ako. Kulang sa pagkain. Bukod sa pagkain, problema rin ang gamot at panggaso sa ospital. 3 piso lang kasi kada araw ang budget sa gamot ng kada bilanggo. Walang special treatment talaga, no? Kundi ang treatment namin sa kanila is more on makatao. It's more on humane. Si Senador Juan Ponce Enrile na kinasuhan kaugnay ng pork barrel scam, kamakailan ay humiling na ma-hospital arrest dahil sa kanyang katandaan at mga iniindang sakit. Hindi sang-ayon dito ang ilang matandang bilanggo, tulad na lang ni Lola Chris na 21 taon ang nakakulong. Nabulag na ang kanyang kaliwang mata dahil sa diabetes. Anya, kung kaya raw niyang pagdusahan ang 21 taon para sa isang krimen, dapat kayanin rin daw ito ng iba. Ang sabi nga, ang nagkatalo ay bigyan din ng parusa. Kanya po, andito nga kami, pinaparusahan. Yes, kayanin din nila dahil kami kinaya namin eh. Higit sa special treatment, hiling ng mga lola ng koreksyonal, executive clemency. Napagdusahan na raw nila ang kanilang krimen. Sana raw matikman na nila ang kalayaan kahit sa kanilang mga huling sandali. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.